What's up mga ka-poultry? Good morning. Ngayong araw po is pang 4 days na po ng ating broiler chicken. And then ngayon po is itatry namin na lagyan na siya ng tube feeder yung pinakita ko sa inyo. Dati is kulay dilaw yon. Ngayon is pinalitan ko ng silver kasi mas mababa. So pwede na natin siyang gawing chick feeder. So papakita ko sa inyo mamaya mga ka-poultry kung pwede na ba silang kumain doon or makakaabot na ba sila doon. I-try natin ngayon. So samahan nyo kami. Tingnan natin mga ka-poultry. Kaya tara. So yun po mga ka-poultry, dito na tayo. So naabutan natin si EJ na papalitan yung mga galoner or tubigan po ng ating mga sisyo. Papalitan po natin kasi naubos na po. Dati po is nilagyan po namin to ng antibiotic. So ngayon po is plain water lang po yung ang ilalagay namin mga ka-poultry. So ito na po. Then after po nito mga ka-poultry is ilalagay na po namin yung tube feeder or yung pakainan. Try namin kung makakaabot na siya. So sa palagay ko naman makakaabot na po to. Is nilagyan na po namin ng tubig yung galoner or lalagayan ng tubig. So yung ilalagay namin dito is plain water lang po kasi kanina before nito is nilagyan po namin ng antibiotic or antibacterial. Tapos mga ka-poultry, yung iba po, mga nasira po or may na-crack na mga tube feeder or galunan ng tubig or lalagyan ng tubig. So nilagyan po namin yung mga crack or mga butas ng Bulkasil para po makasave po tayo ng gastos. Hindi na po tayo bili ng bili. Yung bibili na lang natin is yung ano na lang po. Yung Bulkasil. Papakita ko po sa inyo yung nalagyan namin ng Bulkasil. Ganito po mga ka-poultry. Katulad nito, may nakunting sira, kunting crack. So nilagyan lang po namin ng Bulkasil para po makakasave po tayo. Hindi po tayo bili ng bili. Yeah.
paggamay to, Jay. Ayaw ko yung one day butang-butas to. Ito na gamay, Jay. Dikit rin yun, eh. Ano ito pa naman? So, tingnan nyo mga ka-poultry, oh. Uhaw na sila. Pag maganda yung tubig at saka bago po yung tubig, mga ka-poultry, napakabilis po nilang uminom. Nag-aagawan po sila sa pag-inom. Masarap po sa pakiramdam nila pag bago, presko yung tubig. Kaya, ugaliin po na palitan parati yung tubig. Tapos, yung mga broiler kasi is needed nila ng mga ng preskong tubig tsaka tubig sa katawan, gustong gusto nila yon, tsaka kailangan po nila para mas mabilis ang kanilang paglaki. Tingnan nyo mga poultry, oh, nag-aagawa na. Yun, oh, nag-aagawan sila. Grabe yung pag-inom nila, oh. So ulitin ko po mga ka-poultry, ha. Ugaliin po na palitan parati ng bagong tubig or priskong tubig yung ating mga tubigan. Kasi po, yung mga manok or broiler o kahit anong klaseng manok po is kailangan nila ng tubig sa katawan, lalo na po itong mga broiler, para po mas mabilis ang kanilang paglaki. Kasi po, 60% po ng kanilang katawan is tubig. So, mas mabilis ang kanilang paglaki, pagbigat, pag laging na umiinom ng tubig. Lalo na po pag presko, mabilis po silang uminom yan. O, tingnan nyo, nag-aagawan. Ngayon is, nilalagay ni EG dun sa loob. Tingnan natin. Sa pagkalagay na pagkalagay pa lang po ng galoner or tubigan is pinag-aagawan na po nila mga ka-poultry. Balik muna tayo dito sa kabila. Ay, pagkalagay pa lang po. Yun. Ngayon mga ka-poultry, sa nakikita nyo, nilagay na po namin yung food feeder. Nilagay na po namin ng feeds kasi po, titingnan namin kung abot na po ng mga sisiw. So yun. So sa palagay ko is abot naman po nila. So ito na po yung lagayan ng pagkain natin. And then, dati-dati po sa mga nakakita dati is wala po itong tube feeder. Kasi nilagay lang namin sa newspaper. Eh ngayon is may ipot na po. May bacteria na po yung ilalim nun. So kailangan na ng tube feeder. So yun po mga ka-poultry. Kita nyo naman, naabot na po nila. So, nakakakain na po sila ng maayos dyan. So, hindi na po natin kailangan ilagay doon sa newspaper. Kasi po, wala na yung newspaper. Nasira na po. Yun. Si EJ na naman ulit. Ilagay na naman ulit ni EJ. Natingnan natin dito sa kabila mga ka-poultry. Oh, kitam, abot na po nila mga ka-poultry. So, ngayon po, is ito na po yung gagamitin natin always.
Tingnan natin po yung mga poultry, mga ka-poultry. Yun. So napakasarap po tingnan sa mga sisyo natin na kumakain, umiinom ng tubig. So indication po 'yun mga ka-poultry na masigla po ang ating mga broiler chick. And then indication din po 'yun na lalaki talaga sila kasi kumakain, inom ng tubig, tulog, kain, inom ng tubig ulit. So 'yun po. So panigurado mabilis po yung paglaki nito mga ka-poultry. So shout out po mga ka-poultry kay Linda Propinda, kay Crimson Perez Hernandez, tsaka kay Primitive Pinoy. So sila po yung mga nag-comment sa akin down below. So kung gusto nyo po magpa-shout out din mga ka-poultry, so paki-comment na lang po down below sa comment section ang inyong mga pangalan o gusto nyong mag-comment or mag-shout out para po ma-shout out ko po kayo sa next natin na mga episodes. And then po, para din po sa mga bago dyan or kakasimula pa lang or bago pa lang sa aking channel at saka gusto tong gawing guide ng inyong business, take note, maliit man or malaki, pwede po kayong maging, pwede po itong maging guide. So mga ka-poultry, paki-like po, share, subscribe my channel and hit the notification bell button para updated po tayo sa next natin na mga episodes. So, yun po mga ka-poultry. And then, kanina pinakita ko sa inyo yung paglalagay po natin ng mga tube feeder. Try natin kung pwede na bang kumain ang ating mga sisyo doon. Nakakaabot na ba sila? So far, nakaabot na sila. So, yun po. And then, i-update ko po kayo sa next po na mga episode. Kaya, subscribe na po ha mga ka-poultry. So, yun po. Bye-bye. See you po sa next episode. Bye-bye po.